kaya kung walang buhay sa mundo? Ang lungkot nun, no? Kung babalikan natin ang ating nakaraang aralin, ang mundo ay tila nakadesign upang mag-sustain ng life. Saka, wala tayo dito, di ba? Kaya sa pag-aaral ng geografiya, hindi lang pisikal na katangian ang tatalakayin natin. Teka, naalala niyo pa ba ang geografiya? Tama! Ang geografiya ay pag-aaral ng daigdig. Geo at graphene, remember? Paano nga ba ulit naging social ang mundo? Dahil may buhay dito, lalo na ang mga taong nakatira dito. At ito ay tinatalakay ng isa pang sangay ng geografiya, ang geografiyang pantao. Ang geografiyang pantao ay nakafocus sa tao at kanilang tirahan, pamumuhay at pakikipagkapwa-tao. Saklaw nito ang lahi, wika, reliyon at etniko. Nabalitaan niyo ba yung Black Lives Matter protest sa US? Grabe no? Bakit kasi hindi pantay ang trato sa mga tao dahil sa kulay nila? Magkakaiba raw kasi tayo ng lahi. Ano ba ang lahi? Ilan ba ang lahi sa mundo? Ang lahi ay pagpapangkat-pangkat sa mga tao dahil sa panlabas na anyo na hinubog ng kanilang kapaligiran. Ito'y kalimitan sa pagkakaiba-iba ng taas at kulay ng balat. Noong 19th century, lumitaw ang paniniwala na ang mga tao ay nahati sa limang lahi. At para sa mga puti, sila ang nakaangat. Pero totoo nga ba yun? Ayon sa siyensya, tayo ay nabibilang lamang sa isang species, ang Homo sapiens sapiens. Ang pagkakaiba ng ating mga itsura ay anyong panlabas lamang o phenotype sa halip ng malaking kaibahan sa ating genes o genotype. Kaya, naman tayo ng Japan. Alam mo yung feeling na nanonood ka ng anime pero walang subtitle? Nani? Bakit nga ba magkakaiba tayo ng wika? Ayon sa Biblia, nagsimula ang lahat ng tinangka ng sangkatauhan na gumawa ng isang malaking sigurat, ang Tore ng Babel. Dahil nakita ng Diyos ang pride ng tao, pinag-iba-iba niya ang mga lengguwahe upang madisperse ang mga tao sa daigdig at huwag na magkaisa based on selfish reasons nila. Ayon naman sa evolusyon, maraming mga teorya ang lumitaw. Pero masasummarize natin sila sa dalawa. Ang wika raw ay nanggaling sa panggagaya ng mga tao sa kapaligiran at bunga ng pangangailangan na ipahayag ang kanyang sarili. Ika nga nila, ang wika ay kaluluwa na isang kultura. Ngunit, paano naman ang ating mga mismong kaluluwa? Bakit nandito tayo sa mundo? Saan tayo pupunta pagkatapos natin mamatay? Yan naman ang nais sagutin ng reliyon. Ito ay kalipunan ng mga paniniwala at ritual upang sumamba sa isa o higit pang makapangyarihang nilalang. Ang mga nilalang na ito ang pinaniniwalang supernatural na creators ng ating mundo. Ang reliyon din ang nagiging batayan ng pamumuhay ng tao. Kasi para magkaroon ng kapayapaan sa ating lahat, saka makatawid tayo sa kabilang buhay. At panghuli, ang lahi, wika, reliyon at kasaysayan ang bumubuo sa pagkakilanlan ng tao, ang kanyang etniko. Sa kasalukuyan, may 195 countries sa mundo. Ngunit ang mga bansang ito ay binubuo pa ng mga iba't ibang pangkat etniko. Sa mga ito, may mga nananaig na tinatawag na mayorya. Dito sa Pilipinas, sa tingin mo, ano kaya ang mayoryang pangkat etniko? Tama, ang mga Tagalog. Nagiging dominante ang isang pangkat etniko dahil sa dami ng populasyon o sa naging papel nila sa kasaysayan. Kadalasan, ang kanilang kultura ang nagiging batayan ng pambansang wika at reliyon ng Estado. Siyempre, kabaliktaran naman ang minorya o ang maliliit na pangkat etniko. Madalas silang napapabayaan dahil napupush sila sa mga kapiranggo at ancestral lands tas minamaliit pa sila. Hindi lang yon, baka mabura pa ang kanilang identity. Pwede ka pang magbigay ng mga minoryang pangkat etniko rito sa Pilipinas? At hindi lang yan sa Pilipinas. Ganyan din ang kinakaharap ng mga problema ng mga minoryang pangkat etniko sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya dapat maging proud tayo sa